Hi, hello, kamusta? Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi. Ano mang oras mo pinapanood to, ako pala si Mong ng Modchurchs. And for this episode, pag-uusapan natin ang Segunyal. Ano ba ang upstroke, pin, at balance? At bakit ba ginagawa yun? At kung hindi ka pa nakasubscribe, bakit? Subscribe ka na, libre lang yan. Hit the subscribe button at kalambangin mo na rin ang notification bell para makareceive ng bagong upload ng Modchurchs. Salamat! Pag-uusapan natin sa Gunyal, not in technical view. Pag-uusapan natin, i-explain natin kung ano yung mga nakalagay at bakit at ano ba ang mga ginagawa rito. Pag nagbo-bore up, kadalasan lumalakas ang vibration. Dahil yun ang ipinapalit nating piston ay iba ang timbang sa stock. Kung mas mabigat yung ipinalit nating piston, merong paraan para hindi mag-vibrate. O kahit papano hindi mag-vibrate. Pero always, i-check muna natin kung okay pa yung pin bearing at yung side bearing para hindi siya kumatok. O kung may narinig na tayong kumatok, aalog yan at sisirain lang din naman yung bagong sleeve natin dahil magkakaroon ng piston slap or yung alog ng piston sa bore. Okay. Ang technique doon, kung mas mabigat ang ipapalit nating piston, merong paraan para hindi mag-vibrate kahit papano. Ipareho lang natin ang timbang na ipapalit natin na piston sa stock piston. Tinitimbang namin ito gaya ng pagtimbang ng bola kung saan yan imemeasure sa pinakamagaang gramo. Binabawasan namin yung piston sa parte na hindi critical. For example, dito sa ano niya, side skirt niya. Side skirt, pwede kayong magtapyas kahit konting part lang para maihabol natin sa bigat ng stock piston. O yung ginagawa namin is nagbubutas kami rito. Tapos titimbangin namin kung papareho na siya o malapit na siya sa stock piston para kahit papano maiwasan natin yung vibrate. Ang added advantage din ng pagbubutas dito, huwag hindi masyadong malaki ah. Yung pagbubutas dito is added circulation para malubricate niya yung side ng skirt niya at hindi magkagasgas sa upper and lower kung saan yung thrust point, kung saan ang thrust point ng piston. Dito kasi mabigat na part ng piston at dito sa side. Pwede nyong bawasan dito part kung hindi pa naman siya malapit sa mismong wrist pin at ingatan nyo kung naisagad nyo yan, pwedeng mabasag ang piston. Pwede kayo magbawas kung ang piston nyo is gaya ng forged piston dahil mas matibay yon. Kung mas magaan naman ang ipapalit natin kesa sa stock katulad ng pang racing o gusto nating lighten, no choice tayo kundi magbalance na makina. Doon na tayo papasok ng balancing ng makina. Okay. Kung marami nang napalitan sa engine like bore, cam, crankshaft, it's best to have blueprint as well balance or counterweighing as necessary. Bakit? Blueprinting allows the internal engine part to have a closer tolerance with each other. Kahit hindi yan magkapareho ng brand o tinatawag nating chop suey, magiging matching yan sa isa't isa. Gear will mess well, less play between parts so less unwanted movement and bearing lasts longer. Ang end result nun is more efficient engine that will last much longer, capable of producing more horsepower compared to similar displacement engine na hindi na blueprint. Pwede din ipang araw-araw at hindi lang pang racing-racing. Okay. Bakit ba binabalance ang Segunyal? Nasabi ko na nung una, a well-balanced crank result more efficient engine and will last much longer. Bakit? Naiwasan kasi ito yung mga unwanted vibration na pwedeng makasira sa mismong bore natin at Segunyal. Siyempre kung unbalanced ang Segunyal, halog to, masisira lang din yung mga bearing. Okay. Ano ba ang ginagawa sa balance? Pinapabigatan nila yung bottom end niya o yung pinakabayag niya sa baba. Bakit? Diba? Kung binigyan mo siya ng bigat, mas malakas ang bato nung piston. Mas malakas ang bato ng Segunyal dun sa piston. Kapag mas may pabigat siya dito sa mismong bayag ng Segunyal. At ang ginagawa rin dito, nagbabawas din sila dito sa side niya para
yung mismong momentum niya o yung bigat niya is nandito sa pinakabayag para makakuha ng force. O kung makakuha ng buwelo, makakuha siya ng buwelo, ang bigat, para ibato ang piston. Okay. Bakit din tayo nagpapalit ng pin? Ang pin kasi, yan yung magpapadagdag ng stroke natin. Aangat yan. Kaya kapag umaangat, ang kailangan natin minsan is naglalagay tayo ng base plate. Okay, base plate at mas mahabang chain. Ano ba ang advantage nun? Okay, sabihin nyo ito yung stock stroke nyo. Tapos yung play nya is ganito lang. O diba, maliit lang yung play nya. Ngayon, kapag mas mahaba yung stroke, sabihin natin ganyan. Tapos nag-play siya. Guess nyo ba yung ano, explanation? Diba mas malakas? Mas malakas yung bato ng segunyal sa piston. Mas malakas ang bato ng ano, mas malakas ang momentum o balik ng piston, mas malakas yung power. Ganun lang yun. Ano ba ang mga advantage ng nakabalance na crank? Maiwasan din natin ang vibration na nakakasira sa segunyal at sa piston natin. Kaya minsan kapag nagbabaklas tayo ng piston is mas madaling masira na may magasgas dito o sa mga sleeve dahil yun ay hindi balance ang segunyal natin sa pinalit nating piston. Kapag nakabalance sa segunyal natin, a well-balanced crankshaft po ay less vibration, longer engine life ang nagiging resulta ng balance crank. Okay, hindi ko na i-debug kung ano yung mga measurement, ano yung nilalagay dito, o ano yung mga technique sa pagbabalance. Sa another vlog na lang natin yan pag-uusapan. Bubuin natin to sa XRM 125 at itetest din natin. Okay. Ang nilalagay pala dito sa tinga is tinatawag na tungsten steel o yung matigas na bakal na pinapabaon dito na mayroon siyang specific bigat. Hindi lang yung naglalagay tayo ng tinga dyan, basta lagay na lang dyan. Hindi ganon. May specific siya na bigat na nilalagay dito sa mismong baba ng bayag o yung pinaka bottom end ng mismong segunyal. At minemeasure din yung bigat ng magneto sa ilalagay na tinga at yung bigat din ng piston. Kasi kung mas magaan yung segunyal, mas magaan yung magneto at magpapalit din tayo ng primary na mas magaan, is mababawasan ito ng top end o yung power sa top speed. Ginagawa yung mga lighten is kung ang gusto nyo is malakas yung arangkada at hanggang mid. Kaman to ginagawa sa pang trail kasi kailangan natin ng malakas na ahunan. At ginagamit din to sa drag racing kasi kailangan natin sumibat agad. Kung pang touring ang gagawin nyo, huwag nyo babawasan yung, ang sa akin lang, huwag nyo babawasan yung bigat ng magneto. At kung mag-full clutch kayo, tulad ng XRM 125 of Wave 125 na walang clutch, is kukunin nyo pa rin yung bigat nung tatanggalin nyo sa primary. O kung hindi nyo man maiwasan na bawasan yon, kailangan talagang i-balance yung segunyal para magkaroon pa rin ng bigat o may momentum para maibato yung piston na mas malakas.
ikakabit natin yung segunyal sa mismong crankcase. Pero kung mapapansin nyo, hindi siya agad pumapasok. Ngayon, ang kailangan natin dyan is painitin muna natin yung mismong crankcase kung saan kakabit yung bearing para mag-expand yung bakal. Dahil ang bakal, once na submerge to it, yung bakal ay nag-expand, tumalakad. Kaya isa rin yan na kapag nagtokope kayo, mas maganda magtopeng malamig kumpara sa mainit kasi iba ang kope ng mainit sa malamig. O diba? Pasok agad. Yan. Tapos, lalagyan na natin niya. Diba? Yung washer. May ating washer. Tapos, kapag hindi kayo gagamit ang proper tools, ayun ang mangyari din sa turilyo. Ayan, may ayun, ginamit na sinsel, pinokpok. Pero hindi naman masama yan kapag wala pa kayong tools. Actually, yun hindi naman ako nagsisimula ako. Ang gagamitin natin dyan is yung my crown. Sabot nito. Ayan. Ah, pinapasok rito. Sa pagbabalik nito, mapapansin nyo yung ito, yung bilog na to is tatapat natin sa may guhit. Ayan, may guhit dito, tatapat natin yan na ganyan. Kasi ito naman yung bearing. So, lalagyan mo natin yung bearing. Lagyan natin bearing. Tapos, susunod yan.
Tapos last, ito yung lalagay. At saan yung bearing niya? Yung spring. Spring muna. Tapos lalagay niya ito. Tapos yung cover na. Ayos. Okay mga kamods, pinart din natin yung head niya. Ang head niya pala is big head siya na 2024. Ito yung makina. And mapansin nyo, dito tayo sa ilaw mga ban. Para makita yung port niya. Ayan. Pansin nyo yung exhaust, di ba ang kinis? Ayan. Ang purpose na bakit pinapakinis natin ng exhaust is para walang carbon deposit na dumikit. Okay. Tapos sa intake naman, kung papansin nyo, ayan, nalakyan na rin siya. Hindi not necessarily na lalakyan siya ng todo. Merong specific na size na, meron tayong specific na measurement na sinusunod para makuha yung tamang port nito. Mapansin nyo, magaspang, di ba? Ang point ng magaspang, para ang purpose ng magaspang is para ma-automize ng maayos yung gasolina na pumapasok para hindi siya tutulo agad yung gasolina. Tutulo agad sa chamber. Kasi may mga unburned gases ang mangyari dyan. Kailangan natin is ma-automize muna yung hangin sa gasolina dun sa mga gas-gas niya. Or kung pansin nyo, isang port na ginawa ko, yung Sniper 150 is golf port. Samantalang to naman is yung rough finish. Ayan. Ayun. Hanggang yan sa dulo. Tapos yung exhaust, kapansin nyo, yung cellphone, saan mabasag? Chuk lang. Ayan, makinis. Yun. Kung papansin nyo, parang hindi siya pantay, di ba? Ewan ko lang kung ma-justify sa video, pero ang labas niyan, pa ganito. Ang point niyan is yung vortex, o yun yung velocity ng pasok ng hangin at gasolina papunta sa chamber. Ano yung vortex? Okay, i-explain natin sa hindi technical view na alam ko maintindihan nyo. Gagamit tayo ng container o kahit anong bote dyan o plastic container na tube type. Kunin mga muna to. Ayan. Diba parang labas niya is malaki rito. Malaki rito. Ayan. Malaki doon. Tapos, maliit dito. Yung sakto lang yan dito. Tapos, paliit siya doon sa port. Pansin, hindi siya pantay. Hindi siya yung diretso. Bakit? Karga ka nga dyan ng container ban. Ayan, ayan. Kaya itong container, ito, ayan. Pare mo. O, lagyan mo ng tubig para ma-explain natin kahit papano. Pindahan nyo kahit papano. Huwag naman punuin na. Paano ma... Bumula. Okay, kung papansin nyo kung diretso yung port nyo, try mong bitawan yung tubig. Ang tagal bumaba, di ba? Oh, karga mo ulit. Sana maintindihan nyo sa kahit papanong ano. Try mo kapag pa-vortex yung ano niya, yung port niya. Ikutin mo. Ganito mangyari sa loob. Sige. Pansin nyo? Para siyang... Ano din? Ang tawag yun? Tornado effect. Ayos. Ayan, bubuhin na ni Van yung head at isasalpak na rin natin dito. Balance crank pala yan. Tapos, base gasket niya is 2mm. Ayan. Same engine sa Wave 125, tong XRM 125. Papakit na lang natin, tapos bubuhin na rin natin. Di ba, Van? Ayos. Yon!
advance at re-retard timing natin. Hinahanap natin kung saan siya papalya. Kung mapapansin nyo, kumasabay yung is 1,000 and 1,500 RPM. With the rev ko, ayan, real time siya. Kung anong rev ko dito, tutok ng camera. Kung anong rev ko dyan, rev ko dito. Ang ano pala niya, ang CDI niya is Pits Bike. Ayan, Pits Bike. Baka naman, yay! Ayos! Eh tinatawa na lang natin, tapos releasing na natin sa mismong may-ari. Na may off muna natin para. Recording, okay. Okay, shout out na muna tayo. Okay, shout out kay Pops Carl Matthews Monteclaro, owner of Bob Avenue. Kung gusto niyo, milk tea, tacos, and many more, Bob Avenue, located at Tugigaraw City, College Avenue. Next is, kung mahilig naman kayo sa mga tarantula o sa mga exotics, kay J Exotic TV, try nyo po yung channel niya. Mga tarantula ang mga content ni J Exotic TV. Then, shoutout kay Fernando Pasuelo Jr., kay John Mikhail Velta, thank you Paps, kay Mark Ivan Aspili, at shoutout din kay Zamboy TV. Yun lang. Okay mga kamods, tinotono na lang natin tong motor ni Sir Chief. Okay, ichu-tune na lang natin yung ECU niya gamit ang laptop. Then papatakboy natin at bago ibalik sa kanya. At after a month, kukuha tayo ng ECU ba na sabi ko? CDI, o tinotono natin yung CDI niya via laptop. Then ECU. Then after a month, papabalikin natin siya para makuha yung inputs niya. Inputs kung may palyado ba o may mali ba sa gawa natin. Ang gawa natin, lahat ng makina with warranty, also sa paint job. Hindi tayo sa kabit forget na mekaniko. Then, that's all. Tapos kung no Ilocano kagayam, han mo liplipata, nag-subscribe kay Nyami. Ken, patingtengam at digit notification bell tapno makaala ka ti baro na videos ti Bodyworks. Sa Tagalog naman, wag na wag nyo kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Tanginang manok yan. Click the notification bell para makakuha kayo ng updated videos ng Bodyworks. Salamat! Ayos! Hanggang sa muli, Bodyworks! Yun lang.